Hi guys, it's Christina and this is our family budget. So today, this is the day na ipiprepare ko yung aking mga gulay, kakat ko sila, tapos yung aking mga meat, lahat ng ano, kasi tapos na ako mag-grocery, so hindi ko na lang hinol yung aking pinamili, pero ipapakita ko sa inyo yung laman ng ref namin na sobrang puno. So later ipapakita ko sa inyo. So ngayon, samahan nyo muna ako na i-prepare lahat itong food for the next 2 weeks. Ito yung cabbage at saka yung bagyo beans na kinat ko, guys. So yan siya. So ang gagawin ko, so eto na siya lahat. So medyo marami talaga siya kasi bumili ako ng isang ano, kasi eto guys, binili ko to sa palengke, yung mix na siya, cut na siya lahat, carrots, cabbage, saka yung bagyo beans. So, pasensya na sa background guys kung medyo maingay kasi nanonood ng TV ng anak ko. So, eto siya lahat. So, imimix ko na lang siya dito kasi hindi ako bumili ng carrots. So, imimix ko siya dyan. So, yeah. So, eto na siya guys. Na-mix ko na siya kasi marami kasing carrots yung inilagyan nila dun sa binili kong yung binili kasing palengke na mix na vegetables. So, marami siyang inilagyan ni carrots. Okay lang na hindi ako bumili ng carrots para i-chop. So, ayan na siya. So, eto, paggagamitan ko dito yung pansit, munggo, sa fried rice din, lalagyan ko rin siya. Kaya, alam niyo naman, marami talagang, gusto ko siyang ganito kasi mas healthy siya pag inilagay ko siya sa mga pagkain. So, mauubos ko to lahat kasi maraming ilalagay ko. So, ayan siya. And also, eto rin yung malunggay at saka yung Chinese kangkong. So, set aside ko lang muna to guys. Kasi tapos na siya. So, tapos, eto na yung aking mga ano. Eto guys, nabili ko lang to. 100 pesos lahat to, yung chicken. Kasi supak to. Supak yung binibili ko na parts ng chicken para mas nakakamura ako. And it's fine. Masarap pa rin naman. Mas gusto kasi to ng asawa ko yung supak din. Kasi mas masarap yung may mga buto na kinakain niya. Ayaw yun yung masyadong plain na meat lang na walang mga buto. So, it's perfect. And also, ito yung fish. So, ayan, medyo matigas pa siya. So, yun. So, ito, yung malunggay, kukunin ko lang to ng mga, ito yung stock niya, kukunin ko yan. Tapos, ito din. So, ito na yung malunggay. Tapos, ito yung plastic na kasama dun sa yung nakabalot dito. So, eto lang din yung lalagyan ko dito sa malunggay na to. Nilagyan ko lang siya ng konting tissue para
mas hindi siya madaling malanta. So ayan. So eto na, eto yung magiging itsura niya. So ayan, at the back may tissue. Actually dalawa tong ganito yung binili ko, dalawang pack. So yung isa tapos ko na siyang una ng stock. And next naman, eto yung Chinese kangkong. So eto yung Chinese kangkong. So kailangan nating hugasan tong mabuti kasi talagang madumi, marumi talaga siya. So hugasan ko muna siya bago ko siya ilalagay sa cellophane at i-refrigerate. Pero yung malunggay, guys, okay lang na hindi siya ma-refrigerate. Ay, refrigerate, hindi siya mahugasan. Hinugasan ko lang yung malunggay pag lulutuin ko na siya. So, yon. Kasi mahirap kasi pag nabasa yung malunggay kasi dumidikit talaga siya. So, eto, kailangan malinis talaga itong mabuti. So, eto na yung Chinese kangkong, guys. So, pinatulo ko lang siya ng konti para at least hindi siya ganun ka, ayan, may water pa nang natira. So, saka ko siya ilalagay dito. So, yung lalagyan ko, yun din yung cellophane, yung plastic na pinaglagyan nung ano pa siya, may stock pa siya. So, ilalagay ko lang muna siya, guys. So, eto naman, guys. Eto yung mixed cabbage, carrots, at saka yung bagu beans. Siyempre, hindi ko na siya huhugasan. Huhugasan ko lang din to pag lulutuin ko na siya. So, nag-prepare ako dito ng dalawang cellophane. So, hindi ziplock bag yung lalagyan ko kasi medyo marami siya. So, yung cellophane lang tsaka dalawang cellophane. Ewan ko kung magkakasya siya pero magkakasyahin ko kasi syempre maliit lang yung refrigerator namin. So, kailangan kong pagkasyahin siya. So, ilalagay ko lang muna to siya, guys. So, ipapakita ko lang konti sa inyo, guys, yung mga last na nabili ko kasi hindi ko siya na-haul. So, ngayon ipapakita ko sa inyo yung laman na lang ng ref at saka yung mga preparation ko today. So, meron ako ditong, ayun ba yan, may mga konting ano. Ito, kamatis, bumili ako ng apples. Yan lang yung natira, yung talong. Meron ako ditong avocado. Tapos, isang lakata saging na 15 pesos lang yung kilo niya. So, ayan, ito yung binili ko. Tapos, nung last, guys, bumili ako ng popcorn. So, ayan, nilagay ko na sa lagayan. Tapos, ito yung extra Milo. Ito yung mix na Bear Brand at saka Milo na ipinapainom ko sa anak ko. So, ayan siya. So, ayan, ito yung extra. Hindi ko siya inubos pag paglagay doon. So, ito naman, guys, bumili. Ito yung asawa ko yung bumili nito. Sili to na parang may oil. Hindi ko alam kung ano yung ano. Pero 40 pesos yung isa nito. So, nakabili din kami ng ganito. Konti lang ihahalo mo dun sa ano kung gusto mong spicy yung kinakain mo. So, ayan. So, ayan. Oat, pancake syrup. Tapos, ayan yung bihon. Tsaka, kanina yung isa nito, niluto ko na siya. Sotanghon. So, ayan. At saka meron akong dried fish dito konti. So, dito naman sa ibabaw ng ref, eto na lang yung natira na snacks dun sa ano. So, because we're so lucky, maraming nagbibigay ng snacks ng ano ko. Eto lang yung natira sa Hansel. Bigay ito ng tita ng anak ko. Parang kapatid ng asawa ko. Tapos, eto, Fita. Isang ano na lang yung natira. Tapos, eto yung Domino tatlo. Tapos, dito naman sa refrigerator, eto yung medyo mapuno na talaga siya. So, ipapakita ko lang sa inyo. Yan, yan. So, ayan. So, dito guys, eto yung egg na binili ko. Isang tray yung binili ko na egg. So, medyo malalaki na to ngayon kasi yung 6 pesos yung each na binibili ko talaga para malaki. And also, ito, mga extra Domino's, mga open ng anak ko. I have some, yung extra pa na butter.
And also, we're very lucky din talaga kasi marami nagmamahal sa anak ko. So, ayan. Marami kami yakult kasi ito yung dinadala ng pasalubong ng lolo niya every time na umuwi siya. So, ayan. So, every day, parang halos araw-araw ata bumibili siya ng isang pack ng yakult. So, hindi siya naubusan ng yakult. So, we're so blessed. And ito rin mga Chucky, mga bigay din niya ng mga lola at lolo ng anak ko. So ayan. At saka ito yung mga open pack na breadsticks. Mga malalaki yung binibili ko para mas nakaka-save ako doon siguro. I think so. Tapos ito, may eggnog. Yan yung water namin, yung chug. Tapos ito yung last na binili ko, guys. So be careful pag bumibili kayo ng tableya. Kasi yung last na binili namin na tableya, yung first na tableya na ginamit namin, binigay pa yun ng mother-in-law ko. So pure talaga yon. So may difference talaga siya pag pure kasi talagang parang nag-oil-oil siya. Tsaka basta malalaman nyo. So be careful. Eto, nabili ko to 10 pesos nung last ano. Hindi siya ganun ka-pure, pero at least, kumpara dun sa last na nabili namin, talagang, yung nabili talaga namin na tablaya, iba. Hindi ko alam kung ano yung inihalo nila doon, pero, wala. Hindi ko siya kayang inumin, talagang, meron siyang ano, basta, iba yung hinahalo nila siguro doon. So, be careful. So, eto yung, etong tableya, eto na yung iniinom namin. So, minimix ko siya sa usually mga 5 to 6 cups of water. So, mga 4. Depende. Kasi eto ngayon, hindi siya ganun ka-pure. So, depende sa akin kung ilang ganito yung inilalagay ko. So, ayun. So, eto, binili ko to kahapon sa mall, pero medyo may kamahalan siya, 55 and 20 cents. Argaw's gilang tableya. So, ayan siya, yung laman niya, ganyan, mga cute. Pero I think, ano siya, pure talaga siya. So, ayan, mga maliliit na, ano. So, very cute yung packaging niya. And also, eto naman, guys. Teka, dito muna tayo magsimula. Ito yung, so yung fish kasi, kanan nandito pa siya, medyo matigas pa, pero, papaksiwin ko to, guys. Magtitira lang ako ng siguro dalawang lutuan or isa, pero lahat papaksiwin ko siya, tapos ilalagay ko siya sa refrigerator para iinit-initin ko na lang siya. So, ayan. So, back to freezer. So, ito yung binibili kong pata feet para pang sabaw, every day off. So, ayan. So, ito lahat yung chicken na so, konting-konti na lang talaga yung inilagay ko na pang sahog kasi yan, basta konti-konti. So, ito guys, supak lang yung binibili ko talaga na part para mas mura and also actually mas masarap nga yung Zopac but hindi siya ganun karami yung laman but masarap siya. So eto may extra pa na natira and eto yung extra sa last. So, ayan siya, guys. Ito yung ano, egg na may avocado. So, kakainin ko yan mamaya. So, ayan. Tapos, ito naman, ito yung extra, yung extra na nut. Ito yung ginagawa kong tablaya, guys. So, mga 2 days na to siya. Mga 2 days na to. Tapos, ito yung natira. So, hindi talaga siya nasisira. Nirefrigerate ko lang siya. Tapos, iinitin ko lang. So, ito dahil konti na lang mamaya.
gagawa na naman ako ng bago. So, ayan. So, yung okra. May okra doon. Okra to, guys. So, ako lang naman kumakain ng okra dito sa bahay. At saka, eto, pansit. Extra to kagabi. Leftover. So, kakainin ko to ngayon. Kasi hindi ako magluluto ng ulam. At saka, yan. Yan ay... Ito ay whole wheat bread. So ayan lang din natira. Apple. Tapos ito tawag dito French bread, 20 pesos each. So mumurahin talaga siya. At dito naman, ito yung full pack. So gustong-gusto ko na syempre gusto nating healthy yung family natin. So nag-stock talaga ako ng maraming mga gulay. Kasi mura yung gulay ngayon, guys. So, go, go, go. So, magsimula tayo dito sa baba. Ito ay petchay. So, maraming petchay. Kasi, 20 pesos yung bili ko nito, guys. So, sobrang mura ng gulay ngayon. So, bumili ako para to sa sabaw. At saka, ito ay broccoli. Yan, broccoli to. Ayan. Tapos, ito ay cauliflower. Ayan. So, nabayad ko nito is 60 pesos lahat ng yan. So, lahat ng to nabili ko to guys sa ano to, sa palengke. So, kaya mura siya. Tapos, dun sa ilalim ay may sayote. Tapos, ito yung spring onions. Pasensya na kayo guys, ha? Maingay dun ang yung aso. So, ayan. Spring onions, inilagay ko lang siya sa Ziploc bag. Ilinis ko siya, tapos inilagay ko siya dyan. Ito yung ginawa ko kanina. So, ayan. Stock lang siya dyan. So, alam nyo na. Love na love ko yung mga gulay na yan. So, ayan. So, yun lang siya, guys. Yun lang yung prepare ko. Medyo konti lang siya kasi hindi ako nagluto ngayon. Kasi yung snacks, marami pa namang snacks yung anak ko. So, ayun. Yun siya lahat. At saka, pasensya na kayo kung hindi ako masyadong nakakapag-vlog kasi... parati kasing umuulan, guys. At saka, masyadong madilim. At saka, yung last na vlog ko, kung napansin nyo, masyadong blurry siya talaga kasi madilim. So, alam nyo naman, ang pinagkukunan ko lang ng lighting is yung sa araw lang. So, ngayon nga, medyo, anong ngayon nga, makulimlim din, but, ano siya, medyo maliwanag na naman siya konti. So, ayun. So, yun na siya, guys. Sana ay, nagustuhan nyo yung aking mga ginawa. At saka yun. I hope you guys enjoy. Please don't forget to subscribe. And see you in my next video. Bye-bye!